Ito ang may pinakamalaking jigsaw puzzle collection sa buong mundo. At nagawa kong ilagay ang binuo kong puzzle sa loob nito. Di ba tayo makukulong din? Tinatawag tong puzzle mansion na matatagpuan nyo sa Tagaytay City. Kung matatandaan nyo, kinilala din sila ng Guinness World Record noong 2012. Kinilala ng Guinness ang isang Pinay na may pinakamaraming puzzle collection sa buong mundo. At ngayon, ikukwento ko sa inyo kung paano namin nailagay ang imposibleng puzzle na to sa loob ng puzzle mansion. So basically, ito yung magiging plano natin. Una, kailangan natin ng puzzle para ilagay natin sa puzzle mansion. Hindi kasi basta-basta ang puzzle na meron dito kasi halos lahat ng gawa ni Madam Georgina ay galing sa ibang bansa. At para din hindi mahalata yung puzzle na ilalagay natin, kailangan ko rin bumili ng unique na puzzle na galing din ibang bansa. Tumingin ako sa Amazon at nag-end up ako sa puzzle na to. Inatawag tong Disney Toy Story 4 The Impossible Puzzle na may 1,000 pieces at halos lahat magkakapareho. Isipin mo kung paano natin mabubuo to. Puro mata at ang sakit sa ulo. Let's save our lives. Pero okay lang. Enjoy naman siyang buuin eh. Huwag ka na hawala. At dahil nga napakadami pang pieces ang ating bubuuin, kailangan natin ng tulong ng mga tropa natin. Ayan ang bubuin natin. Ang pinakamahirap ito. Kakaiba ka. Kakaiba. Ito na po ang ating tropang si Randy. Here comes the new challenge. Gerald, a.k.a. Randy. Tropa ko, ilan na nagtangkang magbuo pero wala nang tumagal. At finally, natapos din. Ang pinakasumo total kasama yung mga araw pag pinagsama-sama mo yung oras, 72 hours siya bago nabuo. At sa tulong na rin ng mga tropa natin si Gerald at si RG, sila din yung mga kasama natin sa pagpuslit ng imposibleng puzzle na to. Pangalawa, kailangan natin makapasok sa puzzle mansion nang hindi nahalata na meron tayong balak ilagay itong puzzle. At ang panghuli, mailagay ang puzzle. At ito na nga, habang kinakabit ko yung puzzle sa frame sa di inaasahang pangyayari, nabasag lang naman yung salamin. Buti na lang, dalawa yung binili ko. Online ko lang kasi siya nabili kaya hindi ko napansin kung matibay ba siya. Kaya minabuti na lang namin, pumunta muna sa mall para maganap ng frame. Bibili muna natin ng frame. Yung frame kasi nito sira. Tingin ko kakalas kasi baka pag sinabit natin doon, malaglag. So sayang yung pinaghirapan natin ng ilang araw, di ba? Pero sad, wala kami nakita. Yung sukat kasi nito kakaiba. Kaya nag-end up kami sa National Bookstore at bumili na lang kami ng pandikit baka sakaling tumibay pa. Kasi madali kasi itong masira. So para ano siya, matibay. Matibay, malupit, matigas. So ayun nga, gahol na rin kami sa oras kaya minabuti na lang namin sa sasakyan to buuin. Kasi hanggang 5 PM lang yung puzzle mansion, baka hindi pa kami umabot. Kailangan natin balutin to para hindi malamang puzzle to kahit ito lang ito. So, nandito na kami. Pabunta na kami ngayon sa Tagaytay. At hindi namin alam pa kung aabot kami. Ang dami namin problema. Pero, basadyo, aabot pa tayo? Aabot naman. Sabi ni, ano, kanina, anyways. So, aabot naman kami kasi hanggang 5 PM pa naman siya. It's already 1 PM pa lang. And afternoon, social, 1 PM in the afternoon. Loli. Yun, at nandito tayo ngayon sa puzzle mansion na meron largest jigsaw puzzle collection sa buong mundo. At dito nyo lang matatagpuan yan sa Tagaytay. So bumaba muna kami kasi may entrance fee na 100 pesos. At nagtingin-tingin na rin kami kung paano namin maipapasok itong puzzle na to na hindi nahahalata dahil nga sobrang laki. Tapos bumalik muna kami sa kotse at pinagplanuhan namin ang pagpasok sa loob. Mag-i-interview siya kunwari. Tapos sasabihin ni manager, ilan ba yung mga collection nila? Tatanungin ko ba kung single? Di, ang tatanungin mo, ano yung pinakamalaking puzzle nila, mga ganun ha? Ikaw na bahala mo nila. Oo, ako na bahala. Oo, yan. Tapos kami ni Randy, gagawa na kami na way para isabit. Okay, tara, ready. Tara. Push.
Po. Tandaan nyo po yung mukha na yan. Halata bang pa, ilalagay natin to? Hindi, sabihin hindi, mukha ng gift wrapper lang. Regalo sa akin, no? Regalo sa'yo. Hindi mo mapakawalan kasi attached ka na. Kasi pagpasok nyo, may masasalubong agad kayong tour guide. Sila yung magkukwento sa inyo ng history ng Puzzle Mansion. Minabuti namin si Papa RG ang sasama sa tour guide para mag-interview. Kasama natin si Ate Mimi. Siya po yung gaguide sa atin dito sa Puzzle Mansion. At habang kami naman ni Gerald, dire-diretso lang kunwari magbablog kami. Kinabahan ako, buti hindi nagtanong kung ano ba yung malaking gift wrap na hawak namin. At habang nakikipagkwentuhan si Papa RG. So, ito pa si Mimi. Hi po, ako si Mimi, yung tour guide po dito ng Puzzle Mansion. Naghanap na kami ng pwesto. Saan natin maganda ilagay? At sa bandang dulo, nakita kami ng perfect spot na pwedeng paglagyan ng imposibleng puzzle natin. TV ba dito? May CCTV ba dito? Diyan? Tagaw na tayo dito, pre. Tagaw na tayo dito. Tagaw na tayo dito. Pahang to. Dito, pahang. At si Gerald ang magiging lookout. Pero ito pa yung pinaka-nakakakaba. Yung pagbubukas ng balot na to kasi sobrang hirap niyang buksan. Natatakot pa ako kasi feeling ko maririnig kami. Kulong tayo nito, pre. Pero buti na lang. Sabi ko po na wooden puzzle artifacts at ito naman po yung pinaka-smallest puzzle natin na mayroong 500 pieces po, 20 minutes lang na-assemble ni Mrs. Georgina. 500 pieces to? Yes, sir. At finally, nalagay na namin ang imposibleng puzzle na to sa loob ng Puzzle Mansion. Wait. May mangyayari pa. Eh, huwag na. Pupunta sila dun. Psst, Randy. Kailangan natin sila hindi mapapunta doon kasi nandun yung puzzle natin. Sa dahil paikot yung tour guide at pinuwesto ko doon sa may kitang-kita yung puzzle na to. Kaya agad ko siyang nilipat doon sa may sulok para hindi siya madaling mapansin. Nilipat ko dito para di makita. Tapos bumalik agad ako sa kanila at nagtanong ako ng mga ibang history para hindi ako masyadong halata. So, ano po yung pinakamatagal na binuong puzzle? Ilang araw po? 1 year and 8 months po yung pinaka. 1 year and 8 months. Ito, tignan mo. Yung Coca-Cola na yan. Lapitan mo. Lapitan mo, tapos tignan mo ang per piece. Oh my God. Ay, Mona Lisa lang natin sila papapuntahin. Kasi na 5 na lang, kasi yung Leonardo da Vinci. Saan po sila? Wala, napatay na. Saan ka nakatay yung mga misis niya sandang ganyan? Ay, ganun? Nakatingin niya sa'yo. Tapos nabanggit ni atin na may second floor pa sila na nandun yung mga malalaki pang puzzle. Kaya napaisip ako na pwede kaming pumunta na lang agad dun at hindi na umikot dito sa may bandang dulo. May second floor pa kayo? Meron po tayo second floor, ma'am. At dito po yung daan. Tara. Okay, tayo sa second floor. Ito yung natatanda ko. Biggest puzzle souvenir shop upstairs. Sa mga pupunta ng Puzzle Mansion, sana makita nyo pa yung nailagay naming imposibleng puzzle. Paano nyo malalaman? Nilagyan ko yan ng pirma sa gilid. At nagtataka na kayo kung paano namin natapon yung gift wrapper. Ba't mo kasi dinala yung basura mo dito? Kasi nakalimutan ko, may nasubit pala sa... Basura ko ngayon. Basura. Ito lang basura. Pinatapong pa yung basura. Sa mga tropa natin dyan nagbabalak na pumunta sa Puzzle Mansion, picturean nyo ako, nandyan pa yan. At huwag nyong kalimutan mag-subscribe din sa video na to. Salamat. Ang tawag po dyan, ma'am, ay inbox puzzle po siya. Inbox puzzle? Nakalabas po siya. Ano po? Ito yung spider mo, no? Yes, po. Monitor na po yan, sir. Ah, monitor pala to. It was just the lovers, sitting in the car, listening to the blonde, calling for each other.